iligtas ang lahat ng mga bansa. Kaya sabi ni Juan doon sa Juan, no? Kapitulo 1, nang makita niya ang ating Panginoong Kristo, sabi niya, ito ang pordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, ang lahat ng tao ay maliligtas. Yun naman po talaga ang layunin ng Diyos. Yun naman po talaga ang gusto ng Diyos, mailigtas ang lahat ng tao. At yun, nakalagay po yun sa banal na kasulatan. No? Ito lang ang aking nalalaman na nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng kapatuhan. Lahat ng tao, gusto ng Diyos maligtas. Wala po siyang iniisipwera. Gusto ng tao, lahat yung makasama niya sa kalangitan. At wala pong iniisipwera ang Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay dapat makapinig ng aral na sila ay may pagkakataong magbalik loob sa Diyos upang sila po ay maligtas. So ito po yung ebanghelyo dapat mapakinggan ng okay, so tuloy natin pagbasa ng Gawa, Kapitulo 4, verse 12, no, versikulo 12. Nakikita natin no, bakit pinangangaral ang ating Panginoong Kristo, no, bakit siya yung makapagliligtas ng lahat ng mga tao. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, at sa kanino mang iba, walang kaligtasan. At alam naman tao yan, walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat, ano, ikaligtas. Yung kapangyarihan lang ng ating Panginoong Kristo ang makapagliligtas sa tao. At kahit sa Quran na ipinasulat ni Muhammad, pinatutunayan na ang makapagliligtas sa tao ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Walang pangalan. Kaya nga sa Quran makikita natin sa pagbabalik muli ng sa end of the world, sino ang bababa upang hatulan? Kaya mali yung hapon. Ang nasa Quran, bababa si Jesus. Ahatulan yung mga taong nangangaral siya ay Diyos. Yun sa Quran. Pero makikita natin yung katotohanan doon. Na siya ang bababa. Nakita niya yan? Kung si Muhammad ang huling sugo, bakit hindi siya ang bababa? Bakit ang ating Panginoon Jesucristo ang bababa at hahatol sa mga tao? Yun nga lang sa Quran, iba yung hatol. Kasi sa Quran, ang pagagalitan niya, yung mga taong nangangaral na siya ay Diyos. Pero dito makikita natin, hindi po. Natural siya ay Diyos, kaya nga siya ang bababa para siya ano, kumatol sa buong salibutan. At sabi rin ko, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Walang makapagliligtas maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo dapat ipangaral. Nakakatuwa nga nung nagpaayos ako nung nagpaalay na ako nung aming sasakyan kasi napansin ko good na yung gulong. So pinalitan ko ng gulong. So kinakailangan ko ipaalay yung ano, akala ko ipapakamber pa. So habang naghihintay ako dun sa pag-aayos, ang aking asawa kinakausap ng mga born again. At tinuturo yung kanilang church. Ay yung church namin, punta kayo, ang ganda dyan sa aming church. Eh tatanungin ko sana, naraayo ba yun sa pagkakilala? Pero hindi ko na siya sinagot ng gano'n. Pero ang agandahan ng ang ganda ng mga pananalita nila at ang sabi, yung ganda dito sa amin. Darating nga si Manny Pacquiao eh. Wait, pwede mo siyang mahalikan. Wow! Sino ba ang dapat ipangaral? Si Kristo
Manny Pacquiao. Ang ipinangaakit sa amin si Manny Pacquiao, hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Meron pa siyang binanggit na artista eh. Yung anak ni Tony Terrell, Laksa, Maricel Laksa. Pupunta ako sa church mo para makita lang si Maricel Laksa. Pupunta ako sa church mo para makita si Manny Pacquiao. O dapat akong pumunta sa church mo dahil nandun si Kristo na aking tagapagligtas. Maganda raw, masaya. Pupunta ba ako para masayahan? Maaliw? Nang pangmundong aaliwan sa aking pagsamba sa Diyos? O pupunta ako upang mapuno ng mga salita ng Diyos upang ako'y maligtas? Mapuno ng mga aral ni Kristo o lubusan ko siyang kakilala at lubusan ko siyang masunod sa kanyang mga pagkustuhan. Hindi ko na sila sinagot kasi hahaba lang. Pero nalulungkot ako dahil ang kanilang ebanghelyo ay hindi si Kristo, kundi si Manny Pacquiao. Akalungkot. Pang-akit nila sa tao, yung kapwa-tao at hindi Diyos. Okay, tuloy natin pagbasa. Sabi po doon sa Marcos 15:16, muli nating babasahin. No? Kanina ang pinuntusan natin ang Ebanghelyo, ngayon naman ay ang pananampalataya. Sabi po rito, sinabi niya sa kanila, magsiyaw kayo sa Roong Sandiputan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sumampalataya at mabautisman ang sabi, maliligtas. Kinakailangan sa pananampalataya para maligtas. Hindi basta nakinig ka lang ng aral. Oo, nakinig ka ng aral. Oo, tama nga yung aral. Pero kung hindi ka naman sumampalataya. O kaya, oo, nakakinig ka ng aral, sumampalataya ka. Pero hindi naman yun ang tamang aral. Maliligtas ka kaya. Dapat ang iyong sasampalatayanan, yung aral. Dapat meron kang mapakinggan. Dapat mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Ang tamang pananampalataya ay yung makinig ng aral o salita ng ating Panginoon Jesucristo. Tulad mabasa natin sa Romans chapter 10 verse 17, ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Jesus o ni Kristo. Oo, nakakinig ka ng aral, pero may Kristo pa. Oo, sumampalataya ka sa aral na yon. Ano ang sinampalatayanan mo? Sumampalataya ka na maganda rito, may Pacquiao, may Maricel Laksa, may mga artista, may mga celebrities, kaya ka na andyan. Sumampalataya ka dahil nakakinig ka ng tunay na aral at ang tunay na aral ay ang mga salita. O hindi basta purkit na napalataya ka, okay na. Ang diablo ay nananampalataya rin. Nanginginig pa. Diba? Ay, pananampalataya ba ng diablo? Nagbigay sa kanya ng kaligtasan? May panginig-ginig pa yun. At may mga tao na nakakagulat, panginig-ginig pa sa kanilang pananampalatay. Ha? Hindi. Ang sapat na pananampalataya ay yung makakinig ka. Tunay na aral, yung salita ni Kristo. Hindi salita na basta na yung pastor, o salita ng ministro, salita ng preacher. Tingnan mo muna kung yung salita ni preacher ay salita ni Kristo. Tingnan mo muna kung salita ni pastor ay salita ni Kristo.